tungkol sa mga ka-money magnet, alamin natin ang mga maswerteng halaman ngayong 2024. Una sa listahan ay ang mga jade plant na napakaswerteng pangregalo para sa negosyo ay magtatagumpay. Isa rin to sa pinakasikat na swerteng halaman ayon sa feng shui. Nagbibigay ito ng balancing harmony para sa human existence, para sa kapaligiran mo na magkaroon kayo ng kapanatagan, swerte sa pera, swerte sa buhay, abundance and prosperity. Kaya naman kung ikaw ay merong jade plant na titiyak ko sa iyong ang pasok at daloy ng kaperahan ay nag-uumapaw sa iyong tahanan. Ang jade plant din ay maswerte sa negosyo, kaya kung may negosyo ka, ilagay mo ang jade plant sa pwesto mo para ito'y lalong lumago. Pangalawang maswerteng halaman ay ang money tree o money plant. Ang mga money plant na yan, ang money tree na yan ay nagpapasok ng money. Kaya nga sinabing money tree o money plant. Ito rin ay isa sa mga sikat na pangpaswerteng halaman ayon sa feng shui. Ang mga money plant na yan ay nagpapasok ng pera at blessing sa tahanan natin. Abundance and prosperity. Ilagay mo lamang to sa iyong pintuan, magkabilaan, upang balance at mararanasan mo ang daloy ng positibong enerhiya. Kapag meron kang money tree sa tahanan mo, hindi mo maruranasan ang nauubusan sapagkat palagi kang merong pera. Pangatlo sa listahan ng maswerteng halaman ay tinatawag na lucky bamboo. Ang uri ng halamang ito ang katutubo sa iba't ibang parte ng Asia. Isa ito sa pinakasimbolo na nakapagbibigay ng magandang kapalaran sa mga taong nakatira na mayroong lucky bamboo. Kayo ay magkakaroon ng luck. Kaya naman, kapag ito ay nasa tahanan mo, siguraduhin mo na meron tong water, fire, earth and wood and metal element. Ilalagay mo yan sa lucky bamboo para lalong swertihin. Kapag meron kang water element, didiligan mo lang fire element, lagyan mo lang ng red ribbon, siguradong swerte ang lucky bamboo. Pang-apat sa listahan ng maswerte, walang iba kundi ang peace lily. Ang halamang peace lily ay native mula sa tropical American. Ang peace lily ay nakapagbibigay ng isang magandang buhay at balancing buhay. Ayon sa pag-aaral, kapag ang peace lily ay nililinisan at inilagay mo sa kusina, ang iyong tahanan ay lalong magpo-boom sa lahat ng aspeto, sa aspeto ng pananalapi, sa aspeto ng swerte sa buhay. Kaya naman maglagay ka ng peace lily sa iyong tahanan para ang buhay ay lalong sumagana at lalong swertihin ang nakatira dyan. Hindi rin mawawala ang tinatawag na golden potos. Ang golden potos ay isa rin sa pinakamaswerteng halaman. Kapag meron kang golden potos sa bawat gilid ng bahay, malaki ang maitutulong nito upang ang mga dead energy na humahat lang sa pasok ng enerhiyang positibo ay maharangan. Papatahin at aalisin ito ang mga dead energy o negative energy para tuluyan ng malunasan ang kamalasan. At ang papasok sa tahanan ay ang panunumbalik ng positibong enerhiya. Kapag nanumbalik ang positibong enerhiya, ang naidudulot nito ay swerte, kaligayahan at kayamanan. Huwag mo rin kakalimutan ang tinatawag nating snake plant. Ang halamang ito ay native mula sa kontinente ng Africa. Hindi ito nangangailangan ng matinding pag-aalaga. Ito ang uri ng halaman na kahit patayin at hindi masyadong diligan ay malaki pa rin ang tsansa na mabuhay. Kaya naman ang snake plant ay maganda sa kalikasan, lalo na kung ito ay nasa loob ng ating tahanan. Ang snake plant ay mayroong positibong enerhiya na ipapasok sa ating mga tahanan. Mahusay din ito bilang indoor plant sa paglilinis ng hangin, kaya't walang masyadong nagkakasakit sa tahanan. Huwag mo rin kakalimutan ang aglaonema. Ang aglaonema ay isa sa popular indoor plant na nagpumula sa family plant. Katutubong halaman ito mula sa South Asia. Nagtataglay ang halamang ito ng dalawang uri ng hybrid species. Kayang tumagal at mabuhay sa ating bansa. Kaya naman ang epekto nito sa ating mga tahanan ay naglilinis ng ating mga hangin na nalalanghap. At bukod dito, ito rin ay nagpapasok ng positibong enerhiya at kaperahan. Kaya naman hindi ka makakaranas ng pagkaubos at pagkasaid, kundi ang blessing lamang ang papasok sa iyong tahanan. Huwag mo rin kakalimutan ang spider plant. Ang spider plant ay tinatawag na native
na halaman mula sa Africa. Ito rin ay nagpapasok ng positibong enerhiya. Madali itong alagaan at hindi nangangailangan ng regular na pagdidilig. Ang snake plant kapag nasa ating mga tahanan ay nag-a-attract ito ng kaperahan. Mas madalas ang promotion sa trabaho o kaya naman ang karir mo ay magtatagumpay kung meron kang snake plant sa loob ng iyong mga tahanan. Ito'y alagaan sapagkat magandang buhay ang ibibigay. Huwag mo rin kalimutan ang mga orchids. Ito ang uri ng flowering plant na ang bulaklak ay nagtataglay ng mahabang buhay na may iba't ibang hugis, laki at kulay. Ang bawat kulay nito ay nagre-representa ng swerte sa iyong tahanan. Kung gusto mong swerte sa iyong relasyon, kulay pink ang iyong ilagay. Kapag nagbabagay ito sa mga taong nais ng magkaroon ng bagong karelasyon na tapat, mabuti at romantic na kapareha. Nagbibigay ito ng swerte na makatutulong upang patuloy na yumabong sa tahanan ang pagkakaroon ng positibong enerhiya. Huwag mo rin kalimutan ang swerteng halaman na rubber plant. Mula sa Moracay plant family ang rubber plant. Maituturing ito na good anti-radiation plant dahil kaya nitong salain ang mga kemikal sa hangin. Ito rin ay good air purifier na nagtatanggal ng negative energy sa iyong tahanan. Bukod sa negative energy na itinataglay nitong tanggalin, ay kaya din itong tanggalin ang mga kamalasan. Kaya't kung natatanggal ito ang mga kamalasan sa iyong tahanan, ang maaaring pumasok sa buhay ay kaswertihan. Huwag mo rin kakalimutan ang tinatawag na citrus tree. Ang mga citrus tree na yan ay nagpapalaki ng ating mga buhay pangpinansyal. Kamay kinalaman ito sa pananalapi. Kapag meron kang citrus tree sa harapan ng bahay o kaya naman sa gilid ng tahanan, ang mga citrus tree na to ay magpapasok ng mga hindi mo inaasahan na kaperahan. Kapag pinasok nito ang mga kaperahan sa iyong buhay, ay aagagaang ang iyong buhay at hindi mo mararanasan ang paghihirap kailanpaman. Siyempre, hindi mawawala sa listahan ang ordinaryong oregano. Sinasabi man natin itong ordinaryo pero alam mo bang napakaswerte ng oregano sa tahanan bukod sa magkagamot ito ng iyong karamdaman ay napakaswerte rin ng oregano para sa pasok at daloy ng kaswertihan. Kaya naman kung gusto mong swertihin sa buhay ay wag na wag mong hahayaan na ang oregano ay mawala sa tahanan. Lilinisin ito ang mga hangin iyong nalalangap, gagamutin ang iyong mga karamdaman at papapasukin ang swerte sa iyong mga buhay.